Good morning po mga kaibigan. Muli pong babalik si Easy Moto Vlog. Narito po ako ngayon actually malapit sa PMA. Karating ko lang ng PMA, kaibigan, ano? Karating ko lang actually galing sa PMA, nag-deliver po ako ng rice dispenser, no? So anyway, nagpaparamdam po ako sa inyo at gusto ko pong maiparating sa inyo ang kalagay ko dito sa lugar ng PMA. Actually, nasa PMA pala ako galing kanina, kaso nga lang yun, sayang hindi ako nakapag-vlog doon, kapatid. Pero sige lang, ano? Ito po yung airport ng Baguio City. Local po siya, hindi po siya international. So medyo hindi lang siya masyadong natatanaw, no? Bakit kaya ganoon? Hindi maganda ang cuts ng sikat ng araw. Pero maganda naman ang panahon, maliwanag. Yan po ay pupuntang Baguio. And of course, yan naman po ay pupuntang PMA. Yan. So nasa likod ko ngayon ang Baguio Airport. Ito po yung airport ng Baguio, no? So yan po. Kaya lang, bakit ganun? Sagwa naman, ano? Anyway, kaibigan, salamat sa Diyos katapanan sa kanyang kalunayan. Hindi masayo kung saan ay kalagay ngayon bilang rider. Nag-deliver ko ako ng pangangailangan ng mga kaibigan natin na nasa kanilang bahay lang po. Kasi naman, lakotan po tayo kaibigan. So, wala tayong magagawa. Kailangan mo natin sila tulungan. At least, walang ano, makatulong tayo sa lahat ng nangailangan tulong. So kaibigan, salamat po talaga kahit paano. Dito sa pagkakataon na ito, kaibigan, muli po ako nagpapasalamat at sana po huwag niyo pong kalimutan. Walang iba kundi si Easy Moto Vlog. Pakisubscribe po kaibigan, pakilike, share, comment po kaibigan. Nang sa ngayon baka naman ay at least ma-update ko po kayo, no? Na ma-account ko po kaibigan. Shoutout ko po kayo sa aking video vlogs. Click notification bell para naman po update sa lahat ng ating video vlogs po kaibigan. So kaibigan, maraming salamat talaga. Sa mga kaibigan natin, may parating po na dalawa. Okay? Yan dalawang yung kaibigan. Parating po sila. Pwede ko po kayong i-shout out mga kaibigan? Pwede i-shout out sa YouTube channel? Pwede po? Pwede po kayong i-shout out? Yan. Vlogger po kasi ako. Baka pwede kayong i-shout out. Siyempre, hindi nag-response. Pwede natin kaibigan. Wala tayong magagawa. Yan. So mga kaibigan, maraming salamat talaga na saan ay narito po tayo ngayon sa airport ng Baguio City. Anyway, salamat talaga na kahit paano nakapag-servisyo po tayo bilang isang frontliner. Ano? Salamat na maraming salamat talaga. No? Kahit paano. At least nakatulong din sila sa atin. Anyway, kung kami mga pagkumita, at least malang. Dahil tayo rin po ay may pangangailangan. And hindi po tayo umaasa sa pamahalaan, no? Kailangan po ang likhas, nalikha bilang Pilipino ay dapat madiskarte at marunong sa lahat, no? Okay? At maparaan. Kaya huwag naman tayo masyadong umasa na sa government na humihingi ng anumang relief good o yung cash assistant o yung SAP na sinasabi na SAP assistant kumaga o yung ano, hindi ko alam kung ano yung mga yun kasi siyempre ako kasi yung hiya naman kasi ako sa sarili ko na wala akong magawa kundi umasa lang sa government, ano? Ay ayaw ko naman po ng ganoon. Ngayon kung talagang sa mga tao talaga na at least na-stick sila sa bahay, hindi sila makalabas, ay wala kayong choice, kundi hayaan niyo po na maging katuwang po ang pamahalaan po para sa inyo, na matulungan kayo masuportahan, mabigyan po kayo ng cash assistance or yung mga relief good, na at least libre naman ito kaibigan, sakasakali man ay pinamamagi po ang pamahalaan. Kaya muli po tayong magpapasalamat sa ating presidente na walang ibang kundi si mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat talaga, no? Salamat na maraming salamat sa Diyos sa iyong mga gininto ang puso na sa pag-ingat mo sa amin na hindi mo kami pinababayan, ng mga kababayan natin, ng mga mahal natin sa buhay, lalo na sa mga mahihirap. Talaga naman na believe ako sa iyo, mahal na Pangulo.
Harinawa, ingatan kanawa ng Panginoon Diyos na mga Panginoon sa lahat na naglikha sa langit at lupa, kung saan ay bigyan ka pa ng kalakasan at mahabang buhay or parami pa ang iyong kaarawan, no? Para nang sa ngayon makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa amin bilang isang mahal namin na Pangulo. Walang iba kundi si President Roa Rodrigo Duterte. Salamat sa iyong pagkatao na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos na ipinagkaloob ka sa amin na maglingkod ka sa ating bayang minamahal. Salamat talaga na napaglingkuran mo po kami ng maayos, no? Marami man pong mga may katiwalian na mga barangay captain na hindi nila nagagampanan ang kanilang katungkulin, hindi naman lahat, pero nababalitan po natin na sa multimedia, no? Napakarami po sa Facebook, no, na hindi po nakakatanggap ng cash assistant at hindi rin po nakakatanggap ng relief good. So, kaibigan, naku po, pagkakataon na po kaibigan na marami po talagang makukulong ng mga kapitan, gagawad, or yung mga may katungkulan sa local government at saka sa national government dahil nga sa tinatawag ng korupsyon, ano? Yung korupsyon na kasi ng kaibigan, mabigat po kasing kaso yung kaibigan eh. Yan po kasi ang balakid at nagpapahirap sa ating bayang isinilangan, no? Sinilangan, ano? Na sa halip na maging asenso tayo at umulad, hindi tayo maasenso at hindi umulad kasi nga sa mga ganitong klaseng tao na talagang walang inatupag kundi ang magkurap sa kaban ng bayan. So, yun ang problema natin, ano? Malaking problema talaga, kaibigan. Ngayon, kaibigan, ito yung kalagayan ko. Yan po yung aking motor. So, no? Makakawa, marumi na po siya. Kailangan po na po siyang ipakarwas. Ano? Ipamotor wash po nga pala. Hindi karwas kasi motor po yan eh. Kaya motor wash, kaibigan. So, salamat talaga, no? Maraming salamat. At naway, supportan niyo po, kaibigan. Likes po kayo. Share comments kayo sa lahat ng aking video vlog. Para nang sa ngayon ay ma-shoutout ko kayo sa lahat ng aking shoutout ko kayo sa video vlog ko, kaibigan. Salamat po talaga na ano man ang mga pagkakamali ko, pagkukulang. Anyway, hindi ko po talaga ini-edit ang aking mga videos vlog. Especially yung mga spelling. Kumisa nagkakamali talaga. Anyway, aminin ko, kaibigan, ako po yung taong tipong hindi nakapagtapos mag-aral. Siya lang po ako high school graduation, kaibigan, na pasang awa. Siyempre sa gipit at sa kahirapan ng buhay, kaibigan, lalo't wala kang magulang, napakahirap po talaga, kaibigan. Ang bukod-tangay pasalamat ko lang sa Diyos na ako'y bata pa, hindi po ako nag-rebelde sa magulang. Hindi po kasi katulad sa mga kabataan ngayon na hindi lang sila na pagbigyan ng nanay, nagre-rebelde na kagad sila. Mali yung ganong klase ugali ng mga kabataan, mga bata, no? Mali talaga yung mga ganon, no? Dapat nga tumanaw kayo ng utang na loob sa Diyos sa lahat, no? Lalo na sa nanay mo kasi dahil siya, nagsakripisyo, nagtiis siya na maingatan ka, na maalagaan ka ng maayos at hindi ka madapuan ng anumang langaw o lamok, ano? At hindi ka magkaroon ng sakit, iningatan ka ng nanay mo, na magulang mo. Nagsusumikap sila, nagtitiis, nagsakripisyo, dugot pawis ang ginawala para mabuhay ka at mapaaral ka, matustusan ka ng maigi. Pagdating sa bandang huli, wala ka ng utang na loob sa magulang mo. Ang ginagawa mo sa magulang mo, kuminsan, nagre-rebuilde ka pa, no? Kung ano-ano pa yung pinagagawa mo, nagpapapansin ka lang sa nanay mo, o sa tatay mo, o sa kung sino mang tao. Ganun ba ang igaganti mo sa magulang mo na hindi ka man lang tumanaw ng utang na loob, na sana gumawa ka ng mabuti sa magulang mo, kasi sila naman din po ay gumawa ng mabuti. Kung sila man po ay nagpapayo sa iyo, or ang ginagawa lang kasi nila sa iyo, iginaguide ka lang kasi nila, kapatid, para ikay hindi mapahamak. Pero wag mo namang gawin yung mali, kapatid, lalo na makipagbarkada, kapatid, ano? Yung mga makipag-inuman dyan na walang kwenta, walang kaparakan, ano?
tumahimik na lang kayo, manatili kayo sa bahay nyo, tulungan nyo na lang yung magulang nyo. Nasa halip kayo, gala ng gala dito, gala ng gala doon, hindi kayo nakakatulong sa magulang, bagkus gumagaw pa kayo ng prewisyo sa magulang nyo, kaibigan. Tandaan mo, may karma rin na darating sa iyo, kaibigan. May karma rin yan na darating sa iyo. No? So, yung karma na yan, kaibigan, mabigat yan. Mahirap magkaroon ng karma mula sa magulang. Lalo na pag pinaiyak mo siya at binigyan mo siya ng samang loob. Kaibigan, yung karma na yan, tatanim yan sa iyo mula sa iyong lahi pababa. Hindi yan mawawala. Kakarmahin ka talaga habang ikay nabubuhay. At ang matindi pa sa karma, kaibigan, maisasalin pa yan, ano? Mula sa anak mo hanggang sa kaapu-apuan mo, yung karma na yan, kaibigan. Kaya ikaw bilang may magulang, ingatan mo sila. Tulungan mo sila. Magmalasakit ka sa kanila. Isakripisi mo rin yung buhay mo, no? Para sa kanila, para ikabubuti ninyo. At huwag kang maging sutil sa iyong magulang. Sumunod ka sa iyong payo kung ito'y ikabubuti para sa iyo. Pwede mong gawin lahat kung anong gusto mo. Kung ikay nasa tamang edad at meron ka ng sariling pangkabuhayan at hindi ka na umaasa sa magulang. Pero sa ngayon, dahil umaasa ka pa sa magulang, kaibigan, lalo na pinapalamon ka pa ng magulang mo, kaibigan, ano? Tapos ang ginaganti mo lang nagbibigay ka lang sa maloob o galit sa magulang mo. Tanda mo, kaibigan, ang isang karmang pinakamatindi na mangyari sa iyo dahil binigyan mo na sama ng loob yung magulang mo at lalo na pag siya umiyak. Pag tumulo ang kanyang luha dahil sa sama ng loob sa iyo, believe me, may matinding karma na mangyayari sa kaibigan. Bakit? Mga anak na mga masawailin at hindi sumusunod sa magulang, no? Sa tama, sa madaling salita, itong mga kabataan na hindi sumusunod sa magulang, ito yung mga kabataan na walang Diyos sa puso. Pag ang isang mga bata, no, na hindi talaga sumusunod sa magulang at maging masawailin pa siya, no, kung ano-ano pa yung pinagagawa, wala pang utang na doon sa magulang at di pa marunong magpasalamat, ito yung mga klase tao na walang Diyos sa puso, no? Yan yung totoo dyan. So, kaibigan, salamat po. Medyo mahaba na po yung aking video vlogs. Harinawa, kaibigan, ingatan ang bawat isa sa atin. Payo, mahalin ang magulang nang higit pa sa iyong buhay. Mahalin mo siya. Kasi nung minahal ka naman din niya, kaibigan, iningatan ka rin niya na higit pa sa kanyang buhay. Sinasakripiso niya ang kanyang buhay at kalakasan para lang ikay mapaglingkuran, maalagaan ng maayos, mapakain, mapalaki at mapaaral at mapagtapos na pag-aaral. Kaya dapat kang magpasalamat, yakapin mo ang iyong magulang dahil yan na lang po ang bukod tangi mong maitutulong at maigaganti at maibabayad mo ang magpasalamat sa magulang. So, nawa, salamat sa mga gininto ang hari na may mapupulot kayo na aral sa aking mga sinasabi. Pasensya na po kung ako po'y may nabanggit ako ng hindi kasangayon yung kalooban, naway patawad po. Pero gusto lang po may parating sa inyo kung ano talaga ang masarap na may magulang. Dahil ako po, sa kalagayan ko, wala po akong nararamdaman na mayroon po akong magulang. Pero never po akong nag-rebuild eh. Gumawa po ako ng paraan na para ako'y mabuhay at kahit papano, awa ng Diyos, narito po ako ngayon, kaibigan, nakaharap sa inyo. Dating dukha, dating mahirap, hindi naman po ako mayaman, at kaya ko nang pumabuhay kahit papano. Nakakagawa po ng paraan, diskarte lang po ang pinag-usapan. Mahalin mo lang yung ginagawa mo, maging tapat ka lang sa kapwa mo, kaibigan. Believe me, kahit papano, unti-unti, may biyaya ka rin naman. Kung hindi naman talaga as in napakalaki, salamat tayo sa Diyos kahit papano. Binigyan tayo ng ininga, buhay at kalakasan, at nagkaroon pa tayo ng liwanag. Yan ang gustangin natin ipagpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayod. Ako'y magpapaalam. God bless po. More power to you. And to God be the glory.